lalang sa papawirin. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Ngalan niya ay dakilain. Tayo nagtipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumain niyong lahat. At sumaiyo rin. Ngayon nga ay Prison Awareness Sunday na may temang ang pamayanang koreksyonal, magkakasamang naglalakbay at nagtataguyod ng misyon ng pagmamahal, idalangin natin na ang panahong ginugugol ng mga bilanggo sa pitan ay magdulot ng bagong buhay na hangad ni Kristo para sa lahat. Naway gampana ng mga naglilingkod sa pitan ang kanilang tungkulin na may pagdamay at tunay na malasakit sa mga bilanggo. Sa Ebanghelyo ay pinapalala na ang pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa-tao ay iisa. Kung dinadumayan at minamahal natin ng mga nasapitan, si Jesus na rin ang ating minamahal. Upang tayo maging marapat, gumanap sa banal na pagdiriwang ito, aminin muna natin ang ating at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako ay panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos. Sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong pinaluludan niya. Pinupuri ka namin, pinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubuni ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo ang kapurihan, Panginoong Diyos, Panginoong Langit, Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, Bugtong na Anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan.
sa kanan ng Ama, maawa ka, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan, ikaw lamang Hesus Kristo ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Apoy sa Diyos. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig namin ay iyong dagdagan at gawin mong mahalin namin ang iyong mga kautusan upang sa mga pangako mo kami maging dapat makinabang sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Huwag niyong aapihin ang mga taga-ibang bayan. Alalahanin ninyong nag-ibang bayan din kayo sa Ehipto. Huwag din ninyong aapihin ang mga babaeng balo at mga ulila. Kapag inapin niyo sila at dumaing sa akin, diringgin ko sila. Dahil dito, kapopootan ko kayo at lilipulin sa pamamagitan ng digmaan. Sa gayoy, mababalo rin ang inyong asawa at maulila ang inyong mga anak. Kapag nangungutang sa inyo ang kababayan ninyong mahihirap, huwag kayong hihingi ng tubo tulad ng ginagawa ng mga usurero. Kapag may nagsanla sa inyo ng balabal, ibalik ninyo iyon sa kanya bago lumubog ang araw, sapagkat yun lamang ang pambalot niya sa katawan. Wala siyang kukumutin at sa pagtulog. Kapag siya'y dumaing sa akin, diringgin ko siya, sapagkat ako'y mahabagin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. O Panginoon kong aking kalakasan, minamahal kita ng tunay na tunay. Panginoon'y batong hindi matitibag, matibay kong muog at tagapagligtas. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Diyos ko ang akin, ang siyang nag-iingat, tagapagtanggal ko at aking kalasag. Sa'yo, Panginoon, ako'y tumatawag. Sa mga kaaway, ako'y iyong iligtas. Kung aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Panginoon'y buhay, siya'y tagapagligtas. Matibay kong muog, purihin ng lahat. Sa piniling hari, dakilang tagumpay, ang kaloob ng Diyos sa kanyang hinirang.
Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Tesalonica. Mga kapatid, nakita ninyo kung paano kami namuhay sa inyong piling. Ito'y ginawa namin para sa inyong kabutihan. Tinularan ninyo kami at ang Panginoon. Tinanggap ninyo ang mabuting balita at dahil dito'y nagdanas kayo ng katakot-takot na hirap. Gayunman, taglay pa rin ninyo ang kagalakang kaloob ng Espiritu Santo. Kaya't naging huwaran kayo ng mga kapatid sa Macedonia at Akaya. Sapagkat hindi lamang ang salita ng Panginoon ang lumaganap sa Macedonia at Akaya sa pamamagitan ninyo, pati ang balita tungkol sa inyong pananampalataya ay kumalat sa lahat ng dako. Ano pa't hindi na kailangang magsalita pa kami tungkol dito? Sila na ang nagbabalita kung paano ninyo kami tinanggap. Sila rin ang nagsabing tinalikdan na ninyo ang pagsamba sa Diyos-Diyosan upang maglingkod sa tunay at buhay na Diyos at maghintay sa kanyang anak na si Jesus. Siya ang muling binuhay na magbabalik mula sa langit at magliligtas sa atin sa darating na puot ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sa aking nagmamahal, tutupad sa aking aral, Ama't ako'y mananahan. Sumaiyo niyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, nagtipon-tipon ang mga Pariseo nang mabalitaan nilang napatahimik ni Jesus sa mga Seduceo. At isa sa kanila, isang dalubhasa sa kautusan, ang nagtanong kay Jesus upang subukin ito. Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang turo ng mga propeta. Ang mabuting balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Malaki pong kaparte sa buhay ng mga Hudyo ang kautusan. Meron nga po silang istruktura sa mga kautusan ito. Maging simula sa kanilang panglitorhiya na halimbawa ang maging ang kanilang pagsuot ng mga kagamitan sa pagsamba, mga pag-insenso, ito po ay napaparte sa kanilang mga utos. Meron din po silang mga ritual na kung ating isa-isahin na napakarami na halimbawa maging sa paganda nilang pag-alay ng anumang tupa, maraming detalye ang kanilang mga ritual. Liturhiya, ritual, at meron ding moral ng mga batas. At dito nakasalalay ang pamamaraan ng pakikitungo pag-uugali para sa kapwa-tao. Kung kaya nga't marinig natin ito sa unang pagbasa na pinapaalahanan ni Yahweh na halimbawa ang mga estranghero, mga pilgrims, huwag niyong molestahin dahil napabilang sila sa grupo ng mga mahihirap. Huwag ninyong pababayaan maging ang mga alila at mga balo. Ibig sabihin, kasama ito sa kanilang pagtugon ng kanilang kautusan at ano ang pagpapakahulugan nito sa kanilang buhay para magiging banal. At kung masunod nila itong lahat, magiging banal ang isang tao. Mga kapatid sa mga Hudyo, at least meron po silang 613 na mga batas. At kabisadong kabisado nila ito, halos na memorya nila. 613, symbolically 365 na mga araw sa isang taon na kanila itong isa sa buhay. Ang nanatitirang 218 out of 613, yun pong para sa kanilang pag-intindi lahat ng mga buto. Ay ganoon din ang pagtugon nila ng mga maliliit na batas na ito. Nakumpres po nila yan kung matatandaan natin ng 10 utos ng Diyos. Nakumpres po nila ng 10. Kasi siguro ordinaryo ang hirap memoryahin ang 613 na mga batas. At least 10. Pero maging sa 10 ito, bagamat siguro ay memoryang-memorya ni nila, pero hindi pa nito nila nagiging ganap pagsunod sa kanilang buhay, kung kaya't pahirapan pa rin ang pagiging banal. At kung ating pong susuriin ang 10 utos na yan, at least 3 ay napapatungkol sa Diyos. Ibig sabihin, ang Diyos, relasyon ko sa Diyos. At yung natitira sa 10 ay yung pong ating pakikitungo naman sa kapwa. Ibig sabihin po, hindi lang natin iisipin ng ating relasyon sa Diyos, kundi ang ating relasyon sa kapwa at pag-iisahin natin ito. Walang mahihiwalay kundi buo. Yun po ang kapanahunan ng ating Panginoon Jesu Kristo. Tingnan naman po natin sa ating kapanahunan ngayon. Mga kapatid, simula po ng barangay hanggang sa malakihan na paggawa ng mga batas, barangay, municipal, city ordinance, meron pa tayong Congress, meron pa tayong Senado, sangkatutak ng mga batas. At hindi lamang po sangkatutak ng mga batas, ang gastos po sa paggawa ng mga batas, hindi lamang sa papel, hindi lamang sa computers, hindi lamang po sa mga secretary sa staff ng paggawa ng batas, maging ang milyon-milyon bawat hinahawakan ng mga mambabatas. You see how expensive to be holy. Ano magiging batas? Dalawa lang
Ang sinagot ng ating Panginoon si Kristo, that covers all. Kung mahal mo ang Diyos, hindi mo nga siya nakikita. Pwes, sa kapwa, ganun din ang pagmamahal. Pagmahal mo ang Diyos, ng pagmamahal mo sa Kanya, ipakita mo sa kapwa tulad ng pagmamahal mo sa sarili mo. Ni ibig sabihin po, meron pong L na shape, Diyos na pataas sa aking sarili at kapwa. Dalawa lang. Mga kapatid, at least elementary po, kayang pag-ugnayin ang lahat ng batas nating simula pa sa ating mga barangay, ng aking nabanggit kanina, sa municipalities, sa mga LGUs, cities, sa ating kongreso, sa ating senado, lahat po yan nag-uugnay sa ating pananampalataya sa Diyos ng may likha at sa ating pakikipagkapwa. Maging siguro, pagtapon mo ng basura mo, hindi mo pinapansin, wala kang pakialam, batitas an effect sa buhay ng kapwa mo at hindi lamang sa kapwa mo, bandang huli, buhay mo ang maapektuhan yan. Ibig pong sabihin, hindi po hiwalay. Pagsasabihin natin, mahal ko ang Diyos. O dali mo lang mang sabihin po yun. Kasi ang Diyos naman ay hindi ka agad magsasabi sa iyo, "Hoy, tumigil ka nga. Ni katabi mo, hindi mo nga kayang mamahalin. Tumigil ka nga. Kapitbahay mo, hindi mo kayang mahalin." Sasabihin mo, "Mahal ko ang Diyos. Nagdadasal ako sa Diyos. I pray and that's enough." Ibig sabihin po, malakas po sa atin yung ini-split natin. Split spirituality. Ang bait-bait natin sa loob ng simbahan, paglabas natin ng simbahan, "Diyan ka na, Lord, bye-bye, ako na ang maghahari sa buhay ko, wala ka nang pakialam, diyan ka na lang sa loob ng simbahan, diyan ka na lang sa kapilya, ako na." Split spirituality. Hinihiwalay natin yung ating mismong pagkatao sa labas. Nakakagawa tayo ng katiwalian, nakakagawa tayo ng kabalastugan, nakakagawa tayo kung anumang pagkakasala. Pag sa loob na ng simbahan, iba na. Many times, we tried to separate what God has suggested to us as united. Mahal mo ang Diyos. Mahalin mo ang kapwa mo ng buong buo tulad ng pagmamahal mo sa sarili mo. Lastly po, sisters and brothers, in fact, ang ating kabanalan ay hindi po natin nakikita pag naloob tayo ng simbahan. Tandaan po natin, hindi po nagsisimula ang altar ng sakripisyo ng pag-aalay ng ating Panginoon sa Kristo sa kanyang buhay. Saan po ito nagsimula? Sa Kalbaryo. Sa labas ng templo, sa labas ng simbahan, ipanikita niya sa buong katauhan ang kanya mismong pagmamahal sa tao. Hindi lamang po sa tao, maging sa lahat ng nilikha ng Diyos. Kaya tatandaan po natin na minsan po yung ating mga kaisipan at sasabihin natin, "Mahal ko ang Diyos." Pero minumura mo ang kapwa mo. Ang tawag po natin doon, blasphemy. Anong pagpapakahulugan natin ng blasphemy? Huwag mong sirain, maging ang pangalan ng Diyos. Ito din po ang ating tugon. Pag sinisira mo, inalipusta mo, minulustya mo, sinira mo, ang kapwa mo, ay ganun din ang pagsira mo sa Diyos. Bakit? Sinong lumikha sa Diyos? Sinong lumikha sa tao?
ang Diyos. Pagka sinira mo ang kapwa mo, sinira mo na rin ang naglikha sa Kanya. Ibig sabihin, it reflect. Pag minumura mo, ibig sabihin ang kapwa mo, bagamat madalas ka sa simbahan, minumura mo actually ang Diyos. At kahit anong sasabihin mo, nagdadasal ako sa Diyos, pero paglabas mo, paano mong alpistahin at mumurahin ang kapwa mo, is just the same. Blasphemy. Kasi minumura mo ang nilikha ng Diyos na sinasamba mo. Ibig sabihin po, kung sasabihin ninyong itong microphone, pangit, parang na rin sinasabi mong pangit din ang gumawa. So we cannot escape. There is only one and inseparable. Pag sasabihin mong mahal mo ang Diyos, the same, mahalin mo ang kapwa mo tulad ng inaasahan mong pagmamahal sa sarili mo. Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, ang ating mga panalangin, muli pahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkataong tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinapos sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaruroon ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalatay naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa ating panalangin sa Ama, naway magpahayag ng ating pagtitiwala at pagmamahal sa Kanya, sa bawat kahilingan ng ating itutugon, Panginoon, aming kapiling, kami iyong dinggin. Panginoong aming kapiling, kami iyong dinggin. Para sa simbahan, sa bagong yugto ng paglalakbay sinodal, upang ang mabuting balitang nasa Kanya, buhay at nagaganap, ay magbunsod na matulad siya sa ubasan sa talinghaga, isang mahalagang lugar kung saan ang lahat na naghahanap ng kabuluhan ng buhay ay nakakatagpo ng puwang, salita at hininga ng pag-asa. Ating isamo. Panginoong aming kapiling, kami iyong dinggin. Para sa mga obispo at ang lahat na nakikibahagi sa pagtitipong sinodal, upang ang mga panukala ay bumukal sa pakikinig sa Espiritu Santo nang madama ng buong bayan ng Diyos na pinasisigla ng pagbubuklod na sila ay nakikibahagi sa buhay ng simbahan at dapat maging buhay at nakahihikayat na saksi sa mundo ng kasirewaan ng mabuting balita, ating isamo. Panginoong aming kapiling, kami iyong dinggin. Para sa mga teologo, upang ang kaloob na karunungan at pagpapahayag ng Diyos at matambal sa kanilang ibinahagi sa gawain ng pagtitipong sinodal, nang ang biyayang pananampalataya ay maging buhay ng buong bayan ng Diyos, ating isamo. Panginoon aming kapiling, kami iyong dinggin. Para sa mga kabataang naghahanap ng katotohanan at tunay na pagsaksi, katiyakan at espiritualidad upang bilang bunga ng paglalakbay sinodal, lalo silang makisangkot sa buhay at misyon ng simbahan sa kabila ng mga hamon ng mundo sa kasalukuyan ng marami sa kasinggolang nila, ang umigting ang pag-asang
umuusbong sa pakikitagpo kay Kristo, ating isamo. Panginoong aming kapiling, kami iyong dinggin. Para sa ating natitipon ngayong nakikibahagi sa sambay ng Kristiyano sa iba pang panig ng mundo, upang ang nalasap nating kabutihan ng Diyos sa pagbabahaginan ng katawan at dugo ni Jesus ang magbukas sa atin sa panibagong pagtingin sa ating kapwa at magdulot ng mga saksi ng kagandahang loob sa mundong ating ginagalawan, ating isamo. Panginoon, aming kapiling, kami iyong dinggin. Ama naming makapangyarihan, kapiling ka namin sa aming paglalakbay, bigyan mo ng kaganapan ang aming mga hinihiling at nilalayon. Ikaw na nakakabatid ng lahat ng nakakabuti sa amin. Gayon mong kaming simbahang makakabakay habang kami naglalakbay sa mundong ito hanggang kami sumapit sa tunay naming hantungan sa piling mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang pag-ayon natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-ahain sa iyo ang mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming limikha, tunghayan mo ang mga alay ng aming inihahain sa iyong kadakilaan upang ang paglilingkod na aming ginagampanan ay humantong sa iyong lalong ikadarangal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapit na, malapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob. Kaya't binabuti niyang siya ipinanganak ng berheng bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inaagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami kanyang binuhay upang kaugnay namin sa iyo huwag magwakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Panginoong Diyos na mga hakbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito. Sangalan ng Panginoon, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming magiging katawan
at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kanya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niyo na tinabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan ay hahandog para sa inyo. Ganyan din naman ang matapos ang apunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyin natin yung misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila muling mabubuhay, ngayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ninyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Magkakapatid tayo sa isang Ama natin sa langit, kaya tumulog tayo sa ating Ama sa panalangin tinuro ng ating manunubos na si Jesucristo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, tunghiyan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
Ipagalo mo sa amin ang kapayapaan. Magsulod po ang lahat. Narito mga kapatid, si Jesucristo ang mauwaing kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad na inanyahang makibahagi sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Saan man na
at sa may kapal. Ang Diyos ama'y nananahan sa may pag-ibig na tunay, kung saan may pagmamahalan ay naroon ang Diyos. Kung saan man nananahan ang pag-ibig ay naroon ang Diyos. Announcement, available na po ang ating mga All Souls envelope sa mga nagnanais. Maaari kayong kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Panawagan para sa ordinasyon, si Reverend Father Jesus E. Madrid Jr. na anak ni na G. Jesus O. Madrid Sr. at Ginang Elizabeth E. Madrid na ay nakatira sa 127 Labo Street, Barangay Paang Bundok, Quezon City, na naglingkod sa ating dambana simula noong July 21, 2023 hanggang sa kasalukuyan bilang isang diakono, ay tinatawag na tumanggap ng banal na orden ng pagkapari sa darating na December 2, 2023, Sabado, sa Basilica Minor ng Immaculada Concepcion, Manila Metropolitan Cathedral, Cabildo Corner, Beatrio, Santa Cruz, Santa Intramuros, Manila. Ang sinumang may nalalaman na maaaring maging hadlang sa kanyang ordinasyon ay may tungkuling ipaalam ito sa ating kura paroko na si Reverend Father Rufino Sescon Jr. Maaaring makipag-ugnayan sa Rector's Office na may numero bilang 8733-4946 Local 100. Patuloy po nating ipagdasal si Reverend Jess. Salamat po. Panawagan para sa ordinasyon. Bans. Si Seminarista Edward Jason San Diego ay na anak ni na G. Eduardo San Diego at Ginang Maura San Diego ay nakatira sa 146 Paco, Obando, Bulacan na naglingkod sa ating dambana noong December 8, 2022 hanggang sa kasalukuyan bilang seminarista ay tinatawag na tumanggap ng banal na orden ng pagkadiakono sa darating na November 26, 2023 sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno, 910 Plaza Miranda, Quiapo, Manila. Ang sinumang may nalalaman na maaaring maging hadlang sa kanyang ordinasyon ay may tungkuling ipaalam ito sa ating kura paroko, Reverend Father Rufino Sescon Jr. Maaaring makipag-ugnayan sa Rector's Office na may numero bilang 8733-4945 Local 100. Patuloy po nating ipagdasal si Brother Egay. Salamat po. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Dagtangin sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, maging lubos nawa ang aming pakikinabang sa tinanggap naming sa piging mong banal upang ang aming ginaganap ng lantaran ay siyang aming makamtang tunay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, ipinangako ni Jesus na makakasama siya ng kanyang mga alagad sa tuwing sila nagtitipon sa kanyang pangalan.
Sa mga susunod na araw, bubuksan ni Papa Francisco ang unang yugto ng ika-16 na napangkaraniwang pangkalahatang pagtitipon ng sinodo ng mga obispo, hiling ay pagpapala ng Panginoon. Ito natin ang ating isip sa Diyos ng Espiritu Santo maging matibay ng ating pagbubuklod. Gabayan tayo sa buong katotohanan at liwanagan ang mga nakikibahagi sa pagtitibong sinodan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Nawa ang Diyos samang sa iba't ibang paraan at pagkakataon ay nagayag sa ating mga ninuno sa pamamagitan ng mga propeta ang laging pumapatnubay sa inyo at sa buong simbahan na maging tapat sa kanyang salita at hanapin ang kanyang kalooban ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Nawa ang anak na isinugo sa takdang panahon para ipamalas sa lahat ang yaman ng habag ng Ama ang mag-ingat sa inyo sa pakikipagbuklot ninyo kay Kristo sa isa't isa ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Nawa ang Espiritu Santo ang manguna sa inyo, lalo na sa pagtitipong sinodal, na kilalanin ang tanda ng panahon upang sa pagkatig sa kalooban ng Diyos, magbunga kayo ng masagana sa pagkakaisa para sa buhay ng simbahan at para sa pagpapalaganap ng mabuting balita ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.